Bagal yung internet connection ko. I hope that's okay. So, let's start. Mukhang hindi na makaka-attend yung isa. This is actually, I think, the third batch ng orientation para sa September intake. Okay, so, the purpose of this short webinar, PDOS, Pre-Departure Orientation Seminar, is basically to prepare you for two things. Number one is to prepare you doon sa smooth landing nyo sa Canada as international student, what to prepare, what to do after landing, etc. And yung second part is to prepare you for your PR application. Alright? So, yun yung two parts ng ating presentation ngayon. After po ng presentation, at kung meron kayong mga questions, and I expect na marami po kayong questions, pwede po natin yung sagutin. And para organize tayo, kahit konti lang naman tayo, please raise your hand lang muna, wait to be recognized, bago po kayong mag-salita para hindi po tayo sabay-sabay. Alright, sige pa, let's begin. So I prepared here a checklist ng mga, actually tatlong checklist ito, no? Na as guide para i-prepare nyo bago umalis papuntang Canada. So I'll start with the basic travel documents. I'll explain this one by one and then later i-explore ko pa ito sa mga susunod na slides. So number one, of course, yung passport po ninyo with valid visa. Yung visa nyo ay dapat valid yan at least 6 months, no? In the event na medyo less than 6 months na yung validity ng passport po ninyo, kailangan nyo pong i-renew muna yan, no? Posible yung mangyari kung last year pa kayo nag-apply, tapos nag-start kayo online, and then ngayon kayo pupunta sa Canada na medyo malapit nang mag-expire yung passport po ninyo. So, hindi kayo papayagan sa immigration na lumabas kung ang passport ninyo ay less than 6 months na lang yung validity. Alright? Letter of introduction, ito yung kasama doon sa visa po ninyo. Kung hawak nyo na yung visa, meron doon piece of paper na letter of introduction. Kung wala ito, minsan pinapadala ng IRCC via portal. Nadadownload po yan. Minsan din, hindi sila consistent, no? Minsan pinapadala yan directly from IRCC doon sa email ng applicant. So make sure na meron kayong letter of introduction na kasama po doon sa visa. Okay? Third is yung letter of acceptance. Letter of acceptance yan kung hindi ka pa nag-start ng class, meaning mag-join ka pa lang sa September, alright? Pero kung ikaw yung nag-start na ng online class last year or noong January or noong May, tapos ngayon ka lang pupunta sa Canada, dapat meron kang dala na confirmation of enrollment. Kung ikaw yung ganitong case, usually sa mga school portals, nadadownload lang naman yung certificate of enrollment, confirmation of enrollment. Alright? Yung number four, school support letter, hindi siya mandatory requirement. Some of the schools issue a support letter, parang katunayan na you are being allowed to enter Canada kasi mag-start na yung class mo. Pero some schools do not issue one, so hindi problem yan kung wala kayong support letter. Alright? Number five, proof of tuition payment receipt. Okay? So kung nagbayad kayo ng one term or 1 year tuition, make sure na i-print niyo po yan, yung 1 year tuition payment. It may or may not be asked during the process, but sometimes it is being asked, so be prepared. Alright? So, sa proof of funds, kailangan nyo pong magdala ng cash or
print niyo po yung guaranteed investment certificate ninyo kung meron. Right? Mamaya, explore natin yung magkano ba talaga yung dapat niyo pong dalhin papuntang Canada. And of course, yung airline ticket. Kung mag-book po kayo ng flight sa Canada, make sure na yung flight nyo ay not more than 30 days before yung start ng school. Before the pandemic, you can travel to Canada as early as 3 months before yung intake. Alright? Pero because of the current travel restrictions, hindi ka makakaalis kung more than 30 days pa yung start ng class mo. Just to share with you, last month, meron kaming pidos. In-explain namin yan na hindi kayo, huwag kayong aalis more than 30 days. Merong nagbaka sakali na umalis. Ayun, na-hold siya sa airport. Nirebook niya yung flight niya, hindi siya makakaalis. So, huwag niyo na pong subukan. Right? So, huwag kayong magbubook ng more than 30 days before yung start ng school. Now, kung ikaw yung tipong nag-start na ng online class, then it doesn't really matter kung kailan ka aalis. Pero applicable yung 30 days na yan kung nag-apply ka ng student visa, ang start ng school mo ay September 2022, then dapat the earliest na pwede kang umalis ay August 1. Alright? Assuming na September 1 yung start ng school, kahit na September 7 yung start, so you can leave as early as August 1. Basta not earlier than that. Alright? So that is first part ng checklist. Yung second ay yung mga IRCC COVID-19 travel requirements related na checklist. Make sure na yung school po ninyo is a DLI with COVID-19 readiness plan. So yung mga schools nyo naman po ay listed as DLI with COVID-19 readiness plan, so walang problema po yan. Make sure then na yung medical exam nyo has not expired. Problem ito nung mga nag-apply last year, nag-start online class, tapos ngayon palang aalis. 1 year lang kasi yung validity ng medical examination. Alright? So, kung kayo naman ay recently nag-apply, na-approve, tapos September kayo mag-join, walang problema yan, lalo na kung nag-medical lang kayo this year. No? This is for, I think, yung mga attendees ngayon, wala namang ganun case. But, yeah, just to be sure. No? And, kailangan nyo rin po ng COVID-19 test, hindi yung antigen test, no? Within 72 hours of the scheduled departure nyo, your flight to Canada. So, dalawa yung test actually. May test kayo before departure, may COVID test din upon arrival. Depende kung kailan kayo pupunta ng Canada, maaaring i-require kayo ng hotel quarantine. Alright? Pero after August 9, kung yun yung flight niyo, mas maganda mag-book po kayo after August 9. Kasi after August 9, hindi na required yung mandatory na 3-night hotel stopover quarantine. Okay? So malaking tipid po yun. Pero required pa rin yung quarantine. Maliban na nga lang kung fully vaccinated na po kayo. And yung vaccine ninyo ay vaccine na authorized sa Canada. Unfortunately, yung Chinese vaccine and Sputnik, no, is Sinovac sa China, hindi siya authorized pa sa Canada. Ang authorized lang ay yung apat, no, Johnson & Johnson, Janssen, Moderna, Pfizer, and AstraZeneca. So, kung fully vaccinated na kayo, hindi na required yung 14-day quarantine, hindi na required yung 3-night quarantine. After August 9, whether fully vaccinated or not, hindi na requirement yung 3-night hotel quarantine. I hope that's sure. That's clear. No? Now, bago kayo mag-board ng plane, be very sure na mag-register na kayo in advance for your arrival test. Okay? Kasi baka pagdating nyo doon sa airport, doon pa lang kayo magre-register sa Canada, no? Doon pa lang kayo magre-register, online yung registration, baka hindi kayo makakonect sa internet, so problem. And most of the airlines, they require na mag
register ka na in advance para sa arrival test mo. Saan ka mag re-register? Depende yan kung saan ang destination mo. Kung ang landing mo ay sa Toronto, then Swiss Health yan. Kung sa Vancouver, Life Labs, and so on and so forth. So, check niyo po yung URL, mag-register po kaya. Alright? And third, yung checklist for the apps. Alright, so yung Arrive Can app, mandatory app ito, no? Kailangan i-download niyo po ito. Hindi kayo makakaalis kung wala nito. Alright? Mamaya, i-explain ko para saan yung Arrive Can app. COVID alert, yung mga provincial COVID-related app, optional naman siya. Ganun din yung Arrive for newcomers to Canada, optional siya. Pero I highly recommend na i-download nyo po yung Arrive for newcomers to Canada. Very useful app. Even yung tips kung paano yung magdamit during winter, paano maghanap ng trabaho, no? Paghanap ng mga bahay, etc. And everything that is useful doon sa mga newly landed sa Canada, mapapakinabangan nyo yung app na yan. It's not mandatory but highly recommended. This is being operated by a non-government organization pero semi-funded siya ng Canadian government. Alright? So, Arrive Can app, yun yung pinaka-importante. Mandatory requirement siya. So, using the Arrive Can app, ire-register nyo na dyan yung inyong travel itinerary, yung flight number, anong date, anong oras, no? Saan kayo maglalan, saan kayo manggagaling, etc. And then, i-register nyo rin dyan yung inyong quarantine plan for the next 14 days. Okay? And then, itong tool din na ito, gagamitin nyo rin ito para sa self-assessment. For the next 14 days upon arrival sa Canada, ilalag nyo using the app kung ilan yung temperature nyo, may ubo ka ba, may sipon, etc. So, this is a mandatory requirement and kapag hindi nyo ito sinunod, subject yan sa mga penalties. No? So, we don't want that. Okay? So, gagamitin nyo itong app na ito para i-submit yung information nyo, yung flight details. And then, pagdating nyo sa port of entry, it's very handy kasi available na yung information mo doon sa system nila. Right? Again, daily ilalag nyo yung tawag dito, yung self-assessment po ninyo. On the 8th day, by the way, meron kayong test na gagawin ulit. Arrival, may test, tapos bibigyan ka ng test kit. Alright? On the 8th day, may magkakaroon kayo ng video conference ng representative mula doon sa laboratory. Igaguide ka kung paano mag-extract ng sample from you. And then, ipipick up yan sa door nyo. No? So, on the 8th day, may test ulit. Alright? So, doon sa 14 days na quarantine period, huwag na huwag kayong lalabas. No? So, yung quarantine plan nyo, dapat naka-address doon kung paano kayo, paano yung food, no? Sa sino yung paano kayo makakakuha ng food, may access ba kayo sa food, water, medicine, etc. So using the quarantine plan, ma-explain niyo doon kung saan kayo mag-settle for your quarantine, no? And dapat approve siya, no? The best way to do it is to coordinate with your school. Kasi alis lahat ng mga schools, merong kanya-kanyang policy, procedure, requirements pagdating sa quarantine plan. Most of the schools, they require na mag-quarantine ka doon sa kanilang designated quarantine place. Like for example, sa Pansio College, so meron silang portal, mag-fill out ka lang para ma-coordinate kung kailan ka susunduin, no? Kung saan ka mag-quarantine. So these are at discounted rate. Right? So moving on, dito sa itong part na to is more on a practical tip lang, no? It's not mandatory pero mas maganda prepared na kayo. For example, yung mga disposable mask, no? Hand sanitizers. Mas magandang may dala ka na as opposed sa kung kailang nandoon ka na tsaka ka pa lang maghahanap kung saan ka bibili. All right? So these are more on a suggestion, practical tips.
All right. Sa funds, common question ito, magkano ba ang dapat na dala nyo papuntang Canada as international student? The answer is kung magkano yung minimum required sa inyo for 1 year, which is basically 1 year tuition and 1 year living expenses. Take for example, you're single, no? Nagbayad ka na ng 1 year tuition, tapos may GIC ka pa, right? So basically, through that payment, receipt sa tuition and GIC, na-comply mo na yung minimum requirement. Pero on top of that, pwede ka pa rin magdala, of course, ng additional cash na gusto mo. Alright? And walang limit kung magkano yung dadalhin mo. May mga common mistake dyan na sinasabi ay bawal magdala ng more than 10,000 Canadian dollars or 10,000 US dollars. Hindi po bawal. Ang requirement lang ng anti-money laundering law is that kung maglalabas ka ng pera na more than 10,000 US dollars or its equivalent, dapat i-declare mo. Meron siyang declaration. At pagdating sa Canada, meron ding declaration form doon na sasagutan mo, may question kung meron ka bang dalang more than 10,000. Hindi siya bawal, i-declare mo lang. Alright? So, ang isa pang common question dyan is, paano ko dadalhin, let's say, yung 20,000 Canadian dollars ko? Wala akong GIC, hindi ako nagbayad ng 1 year tuition, magdadala ako ng 20,000. Medyo risky kung dala ko yung 20,000 na yun. Alright? May mga paraan naman to address that. Una, may mga banko like yung HSBC na from here pwede ka nang mag-open ng account, actually i-wire transfer mo, or mag-open ka ng student account, no? Pwede rin. Now, kung ayaw mong gawin yun, ang isang option ay ipagawang i-convert mo yung funds mo sa banko into a bank draft. For example, 20,000 yung dadalhin mo, pwede ka lang magdala ng cash na 5,000. Tapos yung 15,000 i-open mo, i-convert mo as bank draft payable sa iyo. Preferably Canadian dollars. Kung wala naman, pwedeng US dollar. So ang gagawin mo diyan, dala mo yung 15,000 na bank draft and 5,000 na cash. So i-declare mo 'yon kasi meron kang more than 10,000. So pagdating mo ng Canada, mag-o-open ka ng bank account. Pag nakapag-open ka, pwede mo nang i-deposit yung bank draft mo. That is being suggested to address yung concern na risky magdala ng malaking cash. Right? But it's really up to you. May mga nagbibiyahe na dala-dala yung more than 10,000 cash. So, kung saan kayo komportable. If you'll ask me, mas maganda na mag-open na kayo ng account sa Canada. Right? So, for purposes ng declaration sa 10,000 Canadian dollars, whether to declare kung meron or wala, yung tuition payment, yung GIC, hindi siya kasama sa computation ng 10,000 kasi hindi niyo siya dala. Technically, nasa Canada na yung pera na yan. Alright? So for purposes ng border declaration, hindi kasama sa computation yung GIC and yung tuition fee receipt. Alright? So ang iko-compute lang dyan, yung dala mong cash or bank draft or kung may traveler's check pa ngayon, mukhang wala na. So pwede rin yun. So kasama siya. Alright? Kung may mga follow-up question dito sa funds, pwede natin siyang sagutin mamaya. Alright, so pagdating sa Canada, sa port of entry, well, umpisahan natin dito sa Philippines. No? Hindi naman problem dito sa Philippines kung dala mo lang yung mga documents, checklist na umpisahan natin sa kanina. Alright, so hindi dapat maging problem na yan. So pagdating sa Canada, what you need to understand is that your visa is not a guarantee that you will be allowed entry sa Canada. Okay? So pagdating niyo sa Canada, sa immigration counter, may short interview doon to determine kung pwede kang pumasok sa Canada. So basically, ang challenge doon is to determine kung genuine student ka ba. So may mga possible questions diyan, saan ka ba mag-aaral, no? Ano yung program na kukunin mo, etc. Kung yung mga basic questions na yon na hindi mo man lang masagot, baka magkaroon ng problem. Pero recently, ang experience ng mga clients, wala namang masyadong tanong. No? Kaya present mo lang yung letter of acceptance mo, passport, etc. And then you will be given permit.
So sa Canada ka mabibigyan ng study permit. All right? Ano ba yung itsura ng study permit? So, ito yung itsura ng study permit na ibibigay sa inyo. Yung study permit ninyo allows you to study in Canada legally as well as to work while studying. Pwede, hindi ka na mabibigyan ng separate na work permit. Your study permit comes with work rights as long as nandiyan dyan yung remarks na yan. Palakihin natin. Alright. So, dapat i-check nyo yung study permit ninyo kung merong nakalagay na ganyan. Minsan iba-iba yung wordings dyan, pero bottom line yan, you are allowed to work under the regulations. Kung wala yung ganyang remarks or conditions, hindi ka makakakuha ng social insurance number. At pag wala kang social insurance number, hindi ka makakapag-apply ng trabaho. So, i-check nyo po yan. Kapag ka wala, respectfully, tanungin nyo po yung immigration officer kung bakit walang conditions doon sa work. And then, i-reprint nila yan. Minsan nagkakamali kasi sila. So, what happens kung hindi mo napansin, lumabas ka na ng airport, pinadala mo sa amin yung copy ng study permit, napansin, wala yung ganyan, ibabalik natin yung study permit ninyo. Wala namang problem. Ang konting diferensya is that hindi ka kaagad makakapag-apply ng SIN. So, hihintay mo munang maibalik yung tamang study permit. Kung ang program mo ay merong kasamang co-op placement, okay, may internship, mabibigyan ka ng separate na co-op work permit. Yun ay kung naka-declare siya sa application mo na merong kang co-op component. Minsan, yung program mo, nung binigay yung letter of acceptance, walang co-op, tapos pagdating mo sa Canada, nagkaroon ng changes, may co-op na. So, ibig sabihin, wala kang co-op work permit. Hindi naman problem. Mag-a-apply lang tayo ng co-op work permit. Walang bayad yan. Okay? So, yun nga, kung ang LOA po ninyo may co-op requirement, so dapat, meron kayong matatanggap din na co-op work permit. Kung hindi kayo nabigyan, pwede tayong mag-apply. Don't worry. Yung spouse and dependent kids, mabibigyan din sila ng permit doon sa port of entry. Yung spouse nyo po ay pwedeng mabigyan ng open work permit, and then yung mga kids nyo, depende sa edad nila, pwede silang mabigyan ng study permit or temporary resident permit. Alright? Okay, so insurance, this is also important. You need to check with your school kasi as international student, meron ka ng binayaran sa school for your insurance, covered ka na. Ang question ngayon dito ay kailan magte-take effect yung insurance policy, yung coverage. Most of the schools, yung insurance coverage nila, nag-i-start yan during the first day of your class. So that would mean, kung nag-land ka sa Canada ng 30 days before first day of class, wala kang coverage for the first 30 days. Medyo nakakatakot yun. Alright? So, you need to check with your school kasi yung Fanshawe College, nag-adjust sila. Ang start ng insurance coverage for Fanshawe students ay nag-start yan 30 days before yung start ng class. I am not sure kung yung ibang school ay sumunod na rin, pero definitely ang Fanshawe, 30 days before start ng class, covered ka na. Kung ang start ng coverage ng school insurance mo ay mag-start sa first day of class, necessary na kumuha ka ng travel insurance to protect you for the first 30 days. Mahirap na magkaroon ng medical emergencies na wala kang insurance dahil baka yung baon mong pera dyan lang mapunta. Okay? Hindi ko po kayo tinatakot, and this is a real talk. Mahalaga po yan. Now, yung dependent spouse and kids, wala silang coverage pa. Unless, kinontak nyo yung insurance provider ng school nyo at isinama nyo yung inyong mga dependents. Alright? So, sa Fanshawe College, as a example, ang provider nila ay MoreCare. So, kukontakin lang ng mga students yung MoreCare, and then idadagdag nila yung kanilang dependents. Alright? Now,
Kung hindi naman possible sa school na idagdag yung dependents, then find other insurance provider. So there's a link sa below, URL yan. Check it. Meron kaming mga recommended dyan na insurance agent provider. Insurance agents. pwede nyo silang kontakin directly para makapag makabili kayo ng insurance. Now, ang suggestion ko dyan ay kubuhan muna kayo ng mga 3 months, no, for the spouse. Dahil halimbawa sa Ontario kayo pupunta, right? Sa Ontario, yung open work permit holder, pag nagkaroon siya ng trabaho, pwede na siyang mag-qualified sa OHIP, yung OHIP, Ontario Health Insurance Program for its residents. So hindi na nila kailangang bumili ng medical insurance kasi nga covered na sila ng Ontario. And yung dependent kids, ano, kung ang spouse halimbawa ay may OHIP, pwede niya nang maging dependent yung kanyang mga anak na mabigyan, makover din ng OHIP. So iba't ibang province, iba't iba yung policy. Right? So most, halimbawa sa British Columbia, pwede kang makover ng MSP, yung Medical Services Plan ng British Columbia, pero after 3 months pa. Alright? So tapos, may bayad yun, 75. Sa Ontario, wala. So iba't ibang province, iba't iba yung coverage. Ang mahalaga niyan is that pag land mo sa Canada, make sure na meron kang coverage. Otherwise, medyo nakakakaba yun kasi nga, pag in cases ng medical emergencies, medyo mahal yung gastos kung wala kang insurance. Alright? So hindi ko kayo tinatakot, ine-emphasize ko lang yung importance ng medical insurance. Kung may questions po about this, you can ask them later. Okay, so pag-usapan natin yung quarantine. Alright? So sa quarantine, yung required pa rin kayo, no? In fact, kahit fully vaccinated, sabi nila pag fully vaccinated na, pwedeng i-waive na yung quarantine na 14 days. Kaya lang, ang problem kasi doon sa kanilang ni-release na policy is that according doon sa rules, ang determination kung waive na yung 14-day quarantine mo will be done sa port of entry. So necessary pa rin na mag-prepare ka ng 14-day quarantine. All right? So kailangan pong mag-book. So yung sa quarantine mo, saan ka ba pwedeng mag-quarantine? Common question dito, pwede ba sa mga bahay ng kamag-anak? Pwede, as long as na-meet yung mga requirements. Halimbawa, may sarili ba kayong room, may access kayo sa CR, sino yung magpo-provide ng food, wala ba kayong kasamang mga seniors or yung mga nagtatrabaho sa mga healthcare facilities. So, pwede yon. Or kung yung kamag-anak nyo ay may bahay na walang nakatira at kayo yung patutuluyan, pwede. Or may basement yung kamag-anak nyo na pwedeng ipagamit sa inyo, pwede rin yon. Or pwede kayong mag-Airbnb, pwedeng mag-hotel. So, napakaraming provider para sa quarantine. So, 14 days ito dapat. Alright? So, most of the schools, like I said earlier, meron silang mga portal na ang kailangan mo lang ay sagutan yun para matulungan kanila doon sa quarantine plan mo. Kung wala kayong, yung school nyo ay walang portal or walang form na binibigay, meron kaming pin-prepare na template for your quarantine plan. You can download it dito sa URL na yan. So sagutan nyo lang yan. And then the same information dito sa quarantine plan, ito rin yung ire-record ninyo doon sa arrive can up. Okay? So before pa kayo mag-land sa Canada, yung information about your quarantine plan, nandoon na sa Canada yan. May access na sila. Alright? Next is accommodation. So saan kayo tutuloy? Hindi ito problem kung may kamag-anak kayo, right? So whether yung kamag-anak nyo ay may space para sa inyo or yung kamag-anak ninyo ay tutulong para maghanap ng accommodation para sa inyo. And in the event na, sabi natin, worst scenario, wala kayong kahit isang kakilala sa Canada na pwedeng tumulong sa inyo, hindi pa rin siya problem actually. With these websites po, itong padmapper.com and kijiji.ca,
pwede kayo makahanap dyan ng accommodation. For example, sa case ng wife ko, actually, nag-aral siya sa Canada noong January 2019. We went to Canada 2018 December. Naghanap kami ng accommodation for her through Kijiji, that's CA lang. So nakita lang namin, may mga vacancy, etc. So nakipag-appointment kami, pinuntahan namin, nagustuhan, nagbayad. So ganun kasimple. So pagdating sa Canada, habang naka-quarantine kayo, pwedeng nag-search na kayo. Or nandito pa lang kayo, nag-search na kayo, tapos nakikipag-set na kayo ng appointment after nung 14 days arrival niyo sa Canada kasi nga subject pa kayo sa quarantine. Alright? So, yung mga schools din, meron din silang assistance dun sa paghahanap ng accommodation. Some of the schools, meron silang school residence. Kung wala naman, meron silang mga information kung papaano. No? If you're single, gusto mo nung may experience yung Canadian life with the Canadian family, for example, you may consider yung homestay. No? Kadalasan sa homestay, babayad ka, may matutuluyan ka na, may pangkain ka na, etc. So, makikitira ka o kasama mo na sa bahay yung isang Canadian family. Regulated din yung homestay. So, yung mga accredited na homestay facilities, dapat mag-coordinate kayo sa school if you want that. Pero, ang common na ginagawa ay may mga room for rent na around the school, around the campus, so makikita niya sa website. Or mag-join kayo sa mga Facebook groups ng mga Filipino international students per school, so maraming support network. So hindi siya dapat maging problem. Alright, so working na tayo. So pagdating niya sa Canada, yung international student mabibigyan ng study permit with work rights, right? So, hindi pa sila pwedeng magtrabaho unless nag-start na yung class. Or, pwede lang silang magtrabaho kapag nag-start na yung class. Meaning, upon arrival, 30 days before the start of class, hindi ka pa pwedeng magtrabaho kasi hindi pa nagsisimula yung class. While on class, while in class, allowed kang magtrabaho 20 hours per week. Huwag kayong lalampas dyan. Maraming nakakalusot, pero kapag nakita yan, maapektuhan ang inyong post-graduation work permit application. Baka instead na 3 years, 2 years lang ang ibigay sa inyo, or worst, baka hindi kayo bigyan ng PGWP because of your violation. During scheduled school breaks, usually up to 3 months yung scheduled school breaks, depende sa schedule ng school yan, no? Pwede ka magtrabaho full-time. Doon lang pwede magtrabaho full-time. Okay? Yung spouse na may open work permit upon landing, pwede na siyang magtrabaho technically. However, syempre, para makapag-apply siya ng trabaho, kailangan may SIN siya. Tapos, of course, magkukwarantine muna ng 14 days. Habang nakakwarantine kayo, pwede na kayong mag-apply ng social insurance number. Mas magandang gawin yun. Kaya lang, hindi kayo makakapag-apply ng SIN kung wala pa kayong permanent address. So, kung gusto nyong mag-apply ka agad yan at meron kayong kamag-anak, so pwede yung i-address, gamitin yung address ng kamag-anak ninyo for your social insurance number application. So without SIN, hindi ka makakapag-apply ng trabaho. Hindi ka matatanggap sa trabaho. Alright? Saan maghahanap ng trabaho? Huwag nyo na pong sa amin hanapin yun. Ano? Nasa Canada na kayo, mas malapit kayo sa mga employers. Pero usually online, no? Or within the community, marami kayong makikita ang trabaho po niyan. Sa school boards, merong mga announcements dyan. Pero basically, yung jobbank.gc.ca, that is the Canadian government website, lahat ng job vacancy sa Canada nandiyan dyan. Alright, so moving on to the second part, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay papaano kayo magiging permanent resident sa Canada. First, the design of Canada's immigration program right now is basically they prioritize yung merong Canadian education credentials, yung merong Canadian work experience, or yung merong permanent and full-time employment. So ito yung mga key factors para maging permanent resident kayo. So huwag kayong kabahan kung magiging permanent resident man kayo or hindi. Definitely, maraming pathways para maging permanent resident kayo. Start natin sa example sa single, no? Yung single applicant, huwag mong madaliin yung PR application. You need to complete your program.
Pag nakagraduate ka, mabibigyan ka ng 3 years na post-graduation work permit. Meron kang 3 years to gain 1 year experience. Pag meron ka ng 1 year eligible Canadian work experience, pwede ka nang mag-qualify sa express entry sa Canadian experience class. So ang kailangan mo lang is 1 year na eligible work experience. So the operative word is eligible work experience. Eligible work experience, right? So for example, sa restaurant, yung food server na 1 year experience, hindi siya qualified. Pero yung cook, restaurant supervisor, restaurant manager, pwede. Accounting. Accounting clerk, hindi siya qualified. Hindi siya eligible. Bookkeeper, accountant, accounting supervisor, auditor, accounting manager, pwede. Office work na entry level na pwedeng mag-qualified for PR, secretary, admin assistant. Pwede kang maging permanent resident kung meron kang 1 year na experience. Kung medical field ka, pwede kang magtrabaho muna kasi hindi ka pa RN sa Canada. You may work as a medical secretary. Pwede yon. No? Pero maraming pathways para maging permanent resident. No? Ang pinag-uusapan lang natin muna dito is yung express entry. Now, kung hindi ka magko-qualified sa express entry, dahil sa express entry, yung 1 year experience na hinahanap, yung NOC 0, A, or B. So may job classification. Ngayon, kung hindi kayo makahanap ng trabaho na eligible sa express entry, pwede naman yung provincial nominee program. Alright? Sa provincial nominee program, it varies depende kung saan province kayo. Kung sa Ontario, merong Ontario Immigrant Nominee Program. At maraming streams yan. Nandyan yung international student stream. Ang kailangan lang ay graduate ka, tapos may permanent full-time employment ka. No? And then nandyan din yung in-demand occupations. For example, sa Ontario, yung personal support worker. No? Meron ka lang 9 months, I think, na experience. Tapos supported ka ng employer, pwede ka nang mag-apply ng provincial nominee program. Kung nasa Atlantic region ka naman, na Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, no? Etc. So, pwede ka mag-qualify din sa Atlantic Immigration Pilot. But the most basic pathway para maging permanent resident ka is still the express entry. Just recently, may nilaunch na public policy yung government ng Canada. Nagbuka sila ng temporary program na nag-benefit yung mga international student graduate. Yung program na ito ay, ang requirement lang ay graduate ka, tapos may trabaho ka. Regardless kung anong trabaho. Pwede ka na mag-apply ng permanent residence. Kaya lang, temporary lang yun. No? Nag-tanggap sila ng 40,000 na application, sarado na yon. Mag-o-open ba yun ulit? Maybe, maybe not. No? Pero bottom line kasi, ang target ng Canada for the next 3 years is 1.2 million new immigrants. 400,000 for the next 3 years. So, obviously, ang priority nila yung nandudo na sa Canada. So, may advantage ngayon yung may kasamang spouse with an open work permit. Okay? Kasi habang nag-aaral ka pa lang, yung spouse mo pwede nang mag-start ng 1 year Canadian experience. At pag nag-gay niya yun, pwedeng siya na yung mag-apply ng permanent residence. Right? So, posible na ongoing na yung PR application mo kahit hindi ka pa nakaka-graduate. Sa totoo lang, quite common, nagiging permanent resident sila dahil sa open work permit holder. Kasi nga, ang design ng immigration program is to prioritize yung may trabaho na, yung may work experience. So, pasok na pasok doon yung open work permit holder. Ang disadvantage lang sa Alberta, no? Sa Alberta kasi yung open work permit holders hindi sila eligible sa provincial nominee program ng Alberta. Pero pwede sila sa express entry. So nalilimitahan lang. So iba't ibang province, iba't iba yung programs at nagbabago-bago yan from time to time. So if you hire us na full package hanggang PR, so, mag-uusap pa po ulit tayo. No? Kahit nasa Canada na kayo, continuous yung communication natin. In fact,
may mga clients kami na bago tanggapin yung trabaho, nagko-consult muna, Sir Apple, makakatulong ba ito sa PR? Tatanggapin ko ba or hindi? No? So, you can do that if you hired us hanggang sa PR package. And kung if you availed yung student visa application only, you have the option to hire us para dun sa PR package. And we will continue to support you hanggang dun sa post-graduation work permit application, extension ng study permit kung necessary, no? And then sa nomination, PR application, so we can do that. Alright? So kung may mga questions related dito sa PR application, let me know mamaya during the Q&A. Alright, medyo nasa last part na tayo, no? Ang mahalaga ito, no? Mas mahalaga na i-involve niyo yung sarili niyo sa community. Kung ihihiwalay niyo yung sarili niyo sa community, magiging mahirap yung adjustment niyo sa Canada. May dalawang school of thought yan. Yung iba, ayaw makisalamuha sa mga kapwa Pilipino kasi marami raw kismis. No? I mean, common na ano yun. No? Pero, malaking bagay na halubilo ka sa Filipino community kasi yan yung magiging immediate support network mo. For example, itong Fanshawe College Filipino Community. We organize this group. Right now, meron na siyang around 1,500 members. No? Sa Facebook group na ito, maraming posts regarding sa vacancy ng mga room, apartment. May mga naghahanap, nagpo-post sila doon, so may nagre-reply. May mga hiring, yung ibang graduates na, member pa rin dito, may hiring sa kanila, pinopost nila yung job vacancies. May mga graduates na binibenta yung libro na mura, so instead na bumili ka ng bago. So I mean, things like that. No? Hindi siya mandatory, pero sa palagay ko po, magiging mas mabilis yung adjustment nyo kung i-involve nyo yung sarili. So hanapin nyo po yung mga Filipino community within your area. So malaking bagay po yun dun sa adjustment po ninyo. Alright? So there, may mga questions po ba? Kasi nasa last part na po tayo ng ating presentation. But before that, baka po hindi nyo pa nalalike yung aming Facebook page. We would really appreciate if you will like it and mag-iwan po kayo ng even short review about our page kasi we use this as a gauge to improve our service po. So we would really appreciate kung if you like our Facebook page and mag-iwan po kayo ng review. Alright? So that ends my presentation. Kung may mga questions po kayo, I'll be happy to answer them. Questions? Please use the Q&A box or wala pala tayong Q&A box. You may raise your hand kung meron po kayong mga tanong at sasagutin po natin. May questions po ba so far? Raise your hand lang. Wait to be recognized. And then, pwede po kayong magsalita for the questions. Wala, walang tanong. Mukhang kinabahan ako rito. Wala pong questions? Sir Kit, Ma'am Mona. Ma'am, congrats, Miss Mona. Finally, dumating din. Ma'am Jaisel, nasa Pilipinas na po ba kayo, Miss Jaisel? Ay. Hi, ma'am. Nasa Pilipinas na po ba kayo? Hindi pa po. Na August 3 po yung flight ko pabalik ng Philippines. Mm-hmm. From Saudi to Philippines. And then, yung flight niyo po papuntang Canada, meron na? Yes po, October 8 ako nag-book. Start ng class is November 8. That's fine naman po, di ba? Saan po yung school niyo nga? Assiniboine Community College. Sa Manitoba nga po pala kayo. So mas madaling, yes po. Mas madaling maging permanent resident po doon. Iyon nga po, I heard. Yeah, mas madaling doon. So basta, sino po ma'am? No problem naman po yun. No? Wala namang upload na mangyari kasi ANA yung na-book ko eh. And marami akong naririnig na na-offload sa ANA. Depende kung yung date ng flight po ninyo. Basta 30 days before yung start ng school, walang problema po yan. 31 days siya. Ano po yan? So, meron ako okay lang po. 32 days. Okay, sige po. So hindi po siya problema.
Yes, po. So all set na po kayo, no? Yung how about yung quarantine po ninyo doon sa Assiniboine? Naka-coordinate na po kayo? Not yet pa po. Wala po akong access sa school eh. Wala kayong natanggap po na kami ba yung nag-process ng May mga LOA po sinesend po ninyo? silang email, pero like, parang form lang yon, and then once lang ako nag-send sa kanila. And then, wala po alam kung sino na nga mag-update sa school. Kayo na po directly yung kukontakin ng Ah, school. okay. Sige Kami po. po ba yung nag-process ng letter of acceptance niyo sa Assiniboine? Yes po. Okay. So sa Manitoba yan, no? So ano po, may access na kayo doon sa portal ng student sa Assiniboine? Meron po bang binigay? Wala pa pong portal. Okay. Pero na-inform na natin yung school na about the approval. Yeah, I guess. Yeah, po. Sige, ma'am. I'll check that with team. Pero, yun, may mga questions po kayo? Wala na po, yun lang. Ah, wait lang. About sa funds, magkano po yung minimum na pwedeng dalhin na cash? Ano po ba yung setup po ninyo? Bayad niyo po ba yung one-year tuition at may due? Bayad na po yung one-year tuition. Tapos wala kayong GIC? Wala pong GIC. And you're coming there single, no? So, minimum 10,000 po. 10,000 na. Minimum. Okay. Apa. Kasi sige yung po. 10,000 na yun, yun yung one-year living expenses po ninyo. Yes, okay. Alright. Sige po. Oh. Congrats, ma'am. Sige po. Thank you. Yeah, thank you from po. From Saudi so with fine. love. Yes. Alright. Sige po. Alright. So, how about the others? May question po. Sir Apple, good one morning. Morning po. Yes, ma'am. Thank you po kay Patrick and sa team in terms of the hard work on our visa application. So finally, yeah, na-approve na kami. Yeah, apo. And we're just waiting for the passport, no, na ipadala na. Yes, apo, napadala na din po kahapon. Sir, I have three questions lang. Sure. Yung first question, sir, in terms sa funding, okay lang po ba na if, for example, ano lang kami, yung tig 150K lang kami ni OWP. Okay. So, a total of, kung pagsamahin mo parehas, it's 10,000 Canadian dollars. So, hindi pala, mga 400 po, mga ganun. Is that allowed po? Or pwede naming i-declare na tig 10,000 Canadian kami? Wait, which is, better po? Magkano po yung, kasi whether total yung, kasi you're traveling as a family, so apo, yung total po yung consideration dyan. Ah, okay. Sige, clear po. Apo, yung tapos, total. Sir, question, yung sa ano naman po, kasi diba na-mention nyo po na kahit fully vaccinated na, kasi fully vaccinated na po kami ng Pfizer, kailangan pa rin po mag 14 days quarantine, no? Tama po? Medyo ano po yan, no? Ito nga yung problem dun sa guidelines nila. Sabi kasi nila, kung fully vaccinated ka na, waive na yung quarantine mo, pero yung decision will be made dun sa port of entry and you must be prepared pa rin with your 14-day quarantine. Mm-mm. So, ang suggestion namin dyan, mag-prepare pa rin po kayo. Ang problem lang doon, syempre, yung cost. What if hindi na kayo i-require? Alright? Apo. So, refundable pa ba yun? Apo. Well, kung hindi man refundable, pwede naman kayong mag-stay doon temporarily habang naghahanap ng bahay ninyo. Ang difference lang is that pwede kayong maglabas-pasok. I see. Alright? Kasi sir, if I'm not mistaken, ang pagkakaintindi ko po, hindi na po required mag-book ng GAA hotel. Tama po ba? Starting August 9 po. Okay. Sige po. Tapos, sir, yung third question ko, since through PR pathway yung package namin, alright. Kapag nag-apply po, di ba, kunyari, sir, natapos na po yung studies ko, pag nag-apply po ng PGWP permit, kayo din po yung magsasubmit nun in terms of lahat ng requirements, yes, no? Yes, in fact, few months before matapos yung program ninyo, may matatanggap na kayong email reminders from us. Okay, got it, sir. So yung mga requirements, sir, ganun lang ulit, same process ng student permit, isi-send lang po namin sa inyo. Yep, at mas simple na yung documentation natin sa PGWP. Ang main requirement lang doon ay yung certificate of completion tsaka yung
transcript. Okay. So last question na lang. Do we need to send yung flight details namin sa inyo? And then yung mga other na documents that we will be presenting upon arrival sa Canada or departure here? No need na po. More on requirement yan doon sa school. Which school nga po kayo, ma'am? I forgot. Centennial po. Sa Centennial. Okay. So, you need to coordinate po yung quarantine plan po ninyo sa Centennial. I think meron din silang procedure policy. Okay. Kasi meron, nakapag-submit na po ako ng quarantine plan. Tapos, ang tinatanong ko na lang sa kanila is yung quarantine plan format nila. Applicable din siya sa husband ko. Though, since may format naman kayo, baka gagawin ko na lang si Dennis ng ganun para to be safe lang. Tama pa. Yan lang po. Thank you so much, sir, for all the kind effort and gesture for the team. No, from the team po. You're welcome po. All right. Thank you. May question pa ba? Sir Kit, are you there? Sir, yes, sir. Apo, baka may pahabol kayong questions. Although kahapon magkausap tayo, hindi natin masyado itong na-discuss. Pero supposedly, nasagot po yung mga possible questions niyo po kahapon, ano? Yes, sir. Opo. Ako. Baka may mga additional questions lang po kayo. Hindi. Yung ano lang, sir. Dahil si OWP po is ano, wala pa siyang vaccine. So, talagang kailangan namin ng 14-day quarantine, sir. Tama po. Opo, yun. Yun lang po. Pero not necessarily kailangan sa hotel, sir, di ba? Not necessarily. Opo, not yun lang, sir. Alright. Thank you. Kailan yung alis nyo nga, sir? Ang ano namin, sir, is September 24 eh. Later than yung sa start date. Okay, okay. Kasi mag-start kayo online. Yes, sir. Online delivery po. Asenica kayo. No? Make sure lang yung travel days nyo ay coordinated sa school para kung sakali mag-absent kayo or something. Yes, sir. Yes, sir. Ako. Alright. I think nasagot na lang natin yung mga questions po. No? So, ang request ko na lang po ay kung may paglagay ng oras to like and review our page, we would really appreciate that po. Alright, that being said, thank you very much po. Ingat po tayo lahat at good luck sa bagong buhay niyo sa Canada. Bye! Thank you po. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir Apple. Thank you so much. Okay po. Yung review natin, ma'am, sir. Alright. Sige po. Bye-bye. Alright, bye.